Umiwas ka na agad pag nakikita mo ang square ribs. Tuwing sasapit ang summer o iba't ibang okasyon at kahit na ordinaryong araw ay marami sa atin ang mahilig maligo sa mga beach. Pero ni minsan ba ay naranasan mo nang makakita ng mga square ribs sa dagat habang ikaw ay naliligo? O di kaya naman ay nakita mo na ang mga ganitong uri ng alon sa dagat sa iba't ibang SOCMED platform at marahil ang unang pumapasok sa isip mo ay nakakamangha ang mga alon na ito at nais mong makita ang mga parisikwat na alon sa totoong buhay. Bueno, bilang payong kaibigan, alam mo ba na sobrang delikado ang mga ganitong klase ng alon? Ano nga ba ang ibig sabihin ng mga square ribs at bakit kailangan mo itong iwasan pag nakita mo ito sa dagat? Para malaman mo ang kasagutan ay inihikayat kita na tapusin ang video upang sa ganun ay mas maunawaan mo itong mabuti. Kaya naman simulan na natin. Unang tanong ay ano ba ang square ribs? Ang square ribs ay bunga ng dalawang alon ng karagatan na nagbabanggaan sa isa't isa. Tinatawag din itong cross seas o grid waves at ang salpukan ng dalawang alon ay nagre-resulta sa malalakas na rip currents at napaka-unpredictable ng mga alon na nagiging sanhi ng labis na panganib. Sa katunayan, maraming barko at buhay ang nawala dahil sa square ribs kaya't hindi ito bagay na dapat baliwalain dahil kaya rin itong magdulot ng isang namumuong bagyo malapit sa karagatan. Delikado rin ang mga square ribs sa mga taong malapit sa mga baybayin kaya naman suggest ko sa'yo na lumikas ka na agad sa sandaling makita mo ang mga ito. Ang mga cross waves sa ibabaw ay maaaring hindi masyadong mapanganib pero ang kasalukuyang current sa ilalim ng tubig ay sobrang delikado at dahil nagtataglay ang mga ito ng napakalakas na current o agos ng tubig mula sa dagat ay isa sila sa mga pangunahing contributor ng mga aksidente sa mga barko o maliliit na bangka. Kahit nagawa sa metal o napakalaki pa ng mga barko ay kadalasan itong nagiging sanhi ng mga shipwreck. Kaya naman kung nagagawa nitong palubugin ang mga naglalakiang mga barko at bangka ay naisip mo ba kung ano ang kaya nitong gawin sa mga tao? Tinuturing na isa sa mga pinakadelikado ng anyo ng alon ang mga square ribs dahil sa meron itong napakalakas na agos ng tubig at sa sandaling ikaw ay matangay nito ay mahihirapan kang lumangoy palayo at mabilis kang matatangay sa mas malalim na bahagi ng dagat. Kaya naman kung ikaw ay makakita ng square ribs ay kumilos ka agad para makarating sa baybayin ng mas mabilis. Pwede ka kasing malunod kung ikaw ay nasa malalim na bahagi ng dagat o kaya naman ay maubusan ng lakas habang nilalabanan mo ang mga ito. Bukod pa dyan ay nakakabuo rin ng riptides ang mga square ribs. At dahil meron ring malalakas na agos ng tubig ang mga riptides ay mahihirapan ka ring lumangoy palayo mula rito. Kaya naman payo ko sa iyo na palaging magingat kung ikaw ay magsuswimming sa mga baybayin na connected sa mga karagatan. At kahit na ikaw ay bihasang swimmer o surfer ay huwag ka pa ring maging kampante at huwag mo ring balakin pang subukan ang lakas ng mga square waves. Syempre nga naman ay buhay mo ang nakataya rito. Sa maniwala ko hindi, sa Amerika ay nakapagtala sila ng higit sa 1,000 katao na nasasagip ng mga coast guard mula sa square ribs at higit sa 100 naman ang binabawian ng buhay dahil sa square ribs. Karamihan din sa mga mangingisda at maliliit na bangka ang napeperwisyo dulot ng mga square ribs. Kaya naman huwag mong baliwalain ang mga ganitong uri ng babala tungkol sa mga square ribs. Subalit ang mga ito ay hindi naman nilalayong takutin ka sa pagpunta sa mga baybayin at karagatan para magtampisaw o habang ikaw ay namamangka o nakasakay sa barko. Sa halip ay kailangan mo lang mag-ingat sa mga square ribs pag nangyari ang mga ito habang ikaw ay namamasyal sa mga baybayin. Ito ay dahil kasi hindi naman sa lahat ng oras ang mga coast guard o lifeguards ay naririyan para sagipin ka at ang iyong pamilya pag may hindi ka nais-nais na nangyari habang ikaw ay masayang nagtatampisaw sa tubig. Pero sa kabilang banda naman ang mga square ribs ay hindi permanente dahil matapos ang ilang oras ang mga ito ay nawawala rin dahil ang mga tubig mula sa mga alon na ito ay babagal rin. Isa pa sa mga dapat mong malaman ay may mga hangin din na nagpapabago ng mga direksyon ng mga square ribs para sila ay lumayo sa mga baybayin kung saan naroroon ang maraming turista. Kadalasan pa nga kung gaano sila kabilis na buo ay ganun din sila kabilis na nawawala at madalas silang makita sa Isle of Rhea sa France dahil ang islang ito ay napalilibutan ng Atlantic Ocean na isa sa pinakamalaking karagatan sa mundo. Sa kabila ng mga panganib na dulot ng mga ito ay patuloy pa rin nakakaakit ng mga turista ang mga square ribs sa Isle of Rhea pero mahigpit namang ipinagbabawal ang paglapit ng mga turista sa mga square ribs at ang mga mauhuling lalabag dito ay pwedeng makulong habang sa Pilipinas naman ay madalas itong makita sa mga baybayin ng Visayas at Mindanao. Ito kasi ay dahil sa karamihan ng mga bagyong namumuo sa parteng ito ng Pilipinas.
Dahil bukod kasi sa madalas na pamumuho ng mga bagyo sa ating bansa, ang kabuuan kasi ng Pilipinas ay napalilibutan rin ng tubig mula sa Pacific Ocean. Kaya naman kung iyong mapapansin, ang mga pampublikong baybayin o dalampasigan ay isinasara tuwing may paparating na bagyo sa ating bansa. Isa ito sa paraan ng gobyerno at lokal na pamahalaan para tayo ay mag-ingat mula sa mga square waves. Ang mga square waves ay isang bihirang kaganapan na nagaganap kapag nagtagpo ang dalawang alon ng karagatan. Nakakadala silang tignan, isang tanawin na kahanga-hanga, ngunit mapanganib ang mga ito para sa mga surfer, swimmers at mga bangka, kaya't mas mainam na i-enjoy mo ang mga ito mula sa malayo. At ngayong alam mo na kung bakit kailangan mong umiwas agad pag nakita mo ang mga square waves sa dagat, ay anong opinion mo tungkol dito? Comment down below!